Sinabi ko sa iyo, kapag hindi mo gamit, hindi mo dapat galawin. Masama 'yon. Hindi ko binuksan 'yan. Hindi ko binaraw. Sigurado ka? Bakit ka naman gagawin 'yan? Ba, ano malay ko kung mamaya nalagyan mo ito ng bomba? Venus, hindi ko idadami ang bata sa away natin. Kaya huwag ka mag-isip na masama. Yan yung tuhod ng mga yumauna. Yan, ito ayan. Ito pa isa. Saan niyo po kinuha yan, Master? Siyempre, sa sementeryo. Ito, kaninong tuwa ito? Ay ba, hindi natin kilala yung mga yan. Siyempre, may ibang tao na yan. Hindi ko nakamag-anak yan. Kaya lang, dinadasal lang ko sila para mahugasan sila o mabantayan din yung pamilya ko. Kasi ang tao, binabantayan ng mga anghel sa itaas. O, kailangan yung espiritu rin yan, magbantay sa'yo. Kasi napapakain mo sila ng dasal. Yan ang pakain nila, dasal. Kung ang tao may guardian angel tayo. Ngayon, ang magiging pabor mo lang sa mga tuway, bantayan ka rin nila. Tutulungan ka rin nila sa kabuhayan mo. Hindi ka nila pababayaan. Depende kung dadali mo sila sa maganda. Talagang binababad niya siya sa langis? Kailangan kasi may balat siya. Ang tuway ay ginagamit upang maging proteksyon, katulong, kaagapay, o maging pananggalan sila. O yung maging bantay sa bahay mo, depensahan kanila sa mga masasamang loob, magiging bantay sa pamilya mo. O sila yung ahalang doon sa mga bagay na hindi dapat gawin sa iyo. Tulad ng mga pagputok ng bar na yan, sila sumasangga ng bala. Hindi sila anting-anting. Hindi anting-anting ang tuwi, kundi debosyon, panalangin. Kaya sila nagsisilbi sa iyo, pinakakain sila.